Nakalerto na ang buong Bataan dahil sa banta ng pagbahat landslide at nasa mahigit 30 pamilya na ang pinalikas. Live mula sa Balanga, Bataan, saksi si Cesar Apolinario. Cesar? Pia, pabugso-bugso ang pag-ulan dito sa buong Bataan ano, at dito sa kinatatayuan ko sa ngayon sa Dinalupian, boundary yan ng Hermosa. Ay bandang alas 8, lumakas ang ulan. Pero bago pumasok ang saksi ay huminto na naman. Pero problema lang ng mga residente rito, lalo na yung mga malalapit sa ilog, ay ang pagtaas ng tubig dito sa ilog, dito mismo sa kinatatayuan ko sa tulay, sa boundary ng dalawang bayan dito. Hindi pa umaapaw ang ilog, pero dahil sa drainage na nakakonekta sa ilog, lumabas ang tubig papunta sa mga kabahayan, may mga binahana. Partikular yung mga bahay malapit sa Layak Bridge na nasa boundary ng Dinalupian at Hermosa dito sa Bataan. Inakyat na namin yung gamit para babantayan mo na lang yung tubig. Lagi pong ganito pag umulan. Laging ba, laging ganyan ginagawa na tinataas yung mga dapat itaas para hindi mabasa. Kung may banta ng pagbaha, gayon din ang pagguho ng lupa. Nasa Code Yellow status na ang buong Bataan, kaya pinalikas ang mahigit 30 pamilya sa barangay Bayan-Bayanan sa Dinalupian dahil sa banta ng landslide. Binabantayan pa rin natin, pero it's nice to hear naman na wala pa kaming areas na affected. Maulan na, umaga pa lang, pero tanghali na nagkansila ng klase. May pasok? Ha? May pasok ako. Ano sabi? Wala pa rin storm signal kanina, kaya pinayaga maglayag ang mga mangingisda. Ang grupong ito nakapag-uwi pa ng huli. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno, bagaman wala pa namang anunsyo ng evacuation. Pia, ire-report na rin natin ano, na sa buong 12 bayan dito sa Bataan, isa pa lang ang narinig natin na nag-suspend ng classes bukas. Ito ang Dinalupian. So mag-aantay pa rin tayo ng mga abiso mula sa lokal na pamahalaan dito. Live mula rito sa Bataan, ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.